Papasok tayo sa ating bahay na nagpa-wiring. Ayan. Bali, yan yung service drop niya. Number 8, TTH in. Yung wire niya. Din, ipakita ko yung breaker niya. Bali, yung breaker niya ay 6 branches. Ayan. Lalagyan natin to ng mga pangalan para pag nag-trouble, hindi mahirapan yung ibang technician. Master, yung may-ari nagpa-new wiring ng bahay kasi binagyo ng audit. Ito yung schedule niya sa panel para nilagyan natin yung mga bawat branches para mabilis matrice up pag nag troubleshooting. Bali, yung min natin is 60 amperes. Ito. Din yung number 2, ito yung 30 amperes para sa CO outlet. Din yung number 3 para sa 15 amperes para sa lightings. Din yung number 4, wala pa, spare po na. Din yung number 5, 20 amperes para to sa rip. Ayan. Bale, yung connection ko. Ayan. Papunta dito. Ito yung lightings para dito sa gitna. Ayan. Din ito yung switch para sa labas. Doon banda. Din ito naman yung sa kwarto nila. Yan, ito yung switch. Tapos ito yung outlet, isa lang. Din yung yun yung ilaw. Dito tayo sa kabilang kwarto, ganun din. Ito yung switch at ganun din yung ilaw, isa doon. Din dito naman tayo sa may dinner, sa dining, ito. Ayan yung ilaw. Ayun, yung para sa CR. Din ito yung switch niya. Din ito yung para sa TV na outlet. Din doon yung isa para sa rip. Ayun. Ayan mga master, okay na yung hiniringan ko. I-prepare na lang natin to pag may Shurniko na o Shirelco para magkailaw na sila mamaya kung meron man. I-check natin yung outlet natin na ginawa kung baka may shorted, naka-buffer tayo. Din, tingnan natin. Ayan, meron. Ilagay natin dito sa butas kung may shorted ba. Ayan, kung makikita natin, walang tunog. Ibig sabihin, walang shorted yung ating ginawa na outlet. Yan, dito naman tayo sa ITV na area. Ilagay natin sa buffer. Ayan, meron. Tusok natin dito kung may tunog ba. Ayan, ibig sabihin walang shorted din. Din last, yung sarip, tingnan natin. I-buffer natin. Short natin, ayan, may connection siya. Tingnan natin kung shorted. Ilagay natin dito sa outlet.
Ayan, walang buffer, ibig sabihin good yung connection natin. Outlet, naka-opposition yan. Tingnan natin dito sa taas kung may buffer ba. Tusok lang dito yung isa. Din yung isa sa positive sa taas. Ayan, walang buffer. Iuno naman natin doon. Kabit natin. Diyan. Dito yung positive sa gitna o yung linear line sa gitna. Ayan, walang tunog. Okay yung wiring natin. Ayan, pinagdikit ko. Meron siya. Ibig sabihin, walang shorted yung ginawa natin.